Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli ay magbabahagi sa inyo ng konting kaalamang legal. Sana po yung aking mga bagong viewers ay mag-subscribe dito sa aking channel. Pindutin niyo yung bell for future notification ng aking mga vlogs. At kung nagustuhan niyo itong vlog ko ngayon ay pindutin niyo na rin po yung like para naman malaman ko. Ngayon ba ano ang ating pag-uusapan? Anong topic natin ngayong gabi? Ito po yung mga nakatatak o yung mga annotations sa inyong mga title. Yung Section 4 ng Rule 74 ng Rules of Court at yung Section 7 ng RA 26. Unahin muna natin yung Section 4. Alam niyo po kung titingnan niyo yung mga titles ninyo ay maaaring merong nakatatak na Section 4 at Section 7. Ano po bang ibig sabihin niyang mga annotations na yan? Yung Section 4 po, yan ay nagsimula. Yung titulong merong Section 4, nagsimula po kasi yung titulong yan sa isang transaksyon ng mga tagapagmana na nakapag-execute sila nung tinatawag na extrajudicial settlement of estate. Kasi po, yung pinagmulan niyang titulong yan ay title din ng mga namatay na yung registered owners. Halimbawa, parents. Ano po? Ngayon, yung lupa na covered ng title na yan ay mamanahin yan ng mga heirs o yung mga tagapagmana. So, ang mode of conveyance o yung tinatawag na para ma-transfer sa mga heirs ang lupa, kailangan dyan yung tinatawag na extrajudicial settlement of estate. So, yan. Pag meron ng ganyang dokumento na inihanda ng abogado, babayaran ng mga buwis sa BIR, yung estate tax. And then sa assessor, yung transfer tax. At then sa Register of Deeds na para sa registration at titling. Ngayon, pag naproseso na yan sa Register of Deeds, lalabas na yung title. Sa pangalan na yun ng mga tagapagmana. Pero, merong nakatatak doon na Section 4. Ano bang ibig sabihin itong Section 4? Ayon sa batas, ayon sa Rules of Court, ang ibig pong sabihin yan ay sa loob ng 2 taon, nang ginawa ang dokumento na extrajudicial settlement of estate ay pwede pang makahabol ang mga na-deprived na heirs doon sa lupa. Halimbawa, mayroon pang mga ilang heirs na hindi napasama doon sa extrajudicial settlement of estate, pwede pa nilang habulin yan within 2 years after na-execute yung EJS. Yun yung Section 4 na nakatatak doon. Makikita doon yung date of instrument. For example, nagawa ang EJS ng, let us say, December 2020. So, kung bibilangin natin ay bali 1 taon pa lang, December 2020, wala pa. Pagdating pa lang ng December 2021, 1 taon. At December 2022, 2 years pa. Doon pa lang ang 2 years. So, anong kahalagahan nito sa atin, lalo na yung mga buyers? No? Pag binili natin ang lupa na covered ng title na yan, maaaring magka-problema tayo. Kasi pag hinabol pa, pag may humabol pang mga heirs dyan, maaapektuhan yung ating yung right natin over the land na binili natin. So, dapat tingnan natin yung Section 4 na yan kung ang instrument na nakalagay dyan, yung EJS, yung date of the instrument ay more than 2 years na. Kasi pag more than 2 years na, pwede na natin yan bilhin. At yung mga hahabol dyan ay sa ibang paraan na nila pwedeng gawin yon. Pero hindi na pwedeng i-insist na pwede pa silang humabol dyan under Section 4. Okay. So, yan naman ay
paano, halimbawa, lampas na ng 2 years, yan naman ay ginagawa na lang ng petition, pupunta kayo sa lawyer para magpagawa ng petition to cancel Section 4. Yung petition na yan, pag nagawa ng abogado, isa-submit lang sa Register of Deeds kasama ng title para yung owner's duplicate copy para ma-cancel na yung Section 4 na yon. So, okay. So, sana po maliwanag yan para naman na dagdag kaalaman natin na pag meron tayong nakitang Section 4 sa titulo, alam na natin ang ating gagawin. Okay. So, punta naman tayo sa tinatawag na Section 7 of RA 26. Yan namang Section 7 RA 26. Ang ibig sabihin niyan ay yung titulo na pinagmulan niyan, yung titulong yan ay yung kasi nabanggit ko sa inyo noon na dalawang titulo, isang hawak ng owner, ang tawag doon owner's duplicate copy, at isang hawak ng Register of Deeds, yung original title. Ngayon pag minsan may mga pagkakataon na nasunog ang Register of Deeds, so nawala lahat ng original copy ng title. Pwede rin namang nawala sa Register of Deeds ang original copy. Dahil pag minsan kasi nagtatransfer sila from one place to another, nami-misplace, hindi makita. So, ang tinatawag na Section 7 ay kasi ipinipetisyon pag nawala na sa RD, sa Register of Deeds ang title, pinipetition for reconstitution of title. So, pinipetition para ma-reproduce ulit. Ang gagawin ng korte, mag-hearing yan, magpe-present ng ebidensya ang petitioner, yung may-ari ng lupa, siya ang nagpipetition yan. At pag nakita na satisfied ang korte sa presentation ng evidence, ay yun, o-orderin niya ang Register of Deeds para i-reproduce yung title. Ang tawag natin doon ay reconstitution of title. Ngayon, pag reconstituted ang title, itinatatak nila yung Section 7 of RA 26. Ang ibig sabihin, ang titulo na yon ay reconstituted. Yon ay nawala o nasunog sa Register of Deeds. Ngayon, sa petition na yon, after ganun din, after 2 years pa lang, halimbawa 1980 ginawa ang petition, o granted, may decision, granted ang reconstitution, reconstituted yung title. Let's say ang date ay 1980. Within 2 years din, lahat ng may mga claims doon sa lupa na yon, dapat ipatatak na doon sa title na yon, o habulin na agad. Sapagkat after 2 years, lapse na ang paghahabol. Kung meron pang ibang paraan sa korte, yun na lang ang kanilang remedy. Pero doon sa paghahabol, doon sa reconstituted title, pagpapatatak doon sa title na yon, ay hindi na sila makakahabol. Yan po ang Section 7, RA 26. Ang ibig sabihin lang ay reconstituted ang title. Kapag lagpas naman ng 2 taon, ang yung title, yung date ng reconstitution, pwede na rin pong ipa-cancel yung Section 7 na yan, RA 26. Pero yan ay pinapa-cancel pa sa korte. Sapagkat, ngayon po kasi ang pagminsan yung ating mga ibang kababayan ay ginagamit ng titulo para isanla sa bangko, sa mga financial institutions, nire-require ng mga bangko at ng mga financial institutions na ipa-cancel muna yung Section 7 RA 26. At yan po ay naka-cancel lamang sa korte. Kailangan niyo po ng abogado para ipaghanda kayo ng petition to cancel Section 7. Medyo costly din po yan sapagkat ang fee
dyan ay halos 40,000. Pwede pa rin mas mataas doon, depende sa laki ng lupa, depende sa abogado, yung paniningil nila. So, basta yan, ganyan po ang presyo nyo, at least 40,000 magre-ready kayo. So, medyo costly. Pero, ayan po, yan po ang dalawang nakatatak na mga sections malimit sa ating mga titulo, yung Section 4 at Section 7. So, sana po sa aking maliit na pag-share sa inyo ngayon, nalaman ninyo, meron kayong konting nakuha para naman pag na-encounter nyo sa mga titles, yung mga ganyang Section 4 and Section 7, alam na natin ang ating gagawin. Okay, so marami pong salamat sa inyo. Sana po ay huwag kayong magsawa sa patuloy na panonood, pakikinig sa aking mga vlogs. At sana sa susunod ay magkita-kita tayong muli. Marami pong salamat sa inyong lahat. We'll be right back.